Sa online, kanya-kanyang pasikat ang mga Noypi. Kakaibang mga talent na legit eh, nakakawili. Katulad na lang ng malagagamboy na ito na kung saan-saan lumalambitin. Pati sa plaza, dilag-patinag at bukangkang with push-ups. Oh, iba din. Kaya nag-cartwheel ako all the way to Orari, Bataan para dayuhin ang flexible lodi na si Arman, Lastic Man. Hello, Galogs. Ako, Flexible Arman Roque, ang malalastic man ng Bataan. Kakaibang trip kung saan-saan nag-i-split. Feeling plug pa nga sometimes kung saan-saan sumasabit. I love it! Kakaibang talent. Tamang sabit lang ng binti sa batok. Aru, Diyos ko, ang syaket! Nagsimula sa simpleng split si Arman noong bata hanggang sa may nag-udyok sa calisthenics to be an athlete. Ha? Ang syala? So, nag-start to ng pandemic. Simpleng push-up na normal. So, hanggang sa nakita ko yung mga nagka-calisthenics sa YouTube, na-inspire ako na gawin to dahil sa sarili kong motivation, sarili ko na magpaita ng inspiration sa iba din. Na walang imposible kahit tayo may kapansanan. Dihad lang ang kanyang sitwasyon. Ito na raw kasi ang nakahinigan niya. Kaya minsan ay dumadayo pa para sa athletic training sa Maynila. Sa kanyang liksi ay di mo aakalain na may iniindang kapansanan. Mula pagkabata, naging tampulan ng tukso dahil sa kakaiba niyang kalagayan. Mahirap sa akin kasi unang-una mahirap mag-apply. Tapos andyan yung mga panghusgan ng mga tao, yung tinutokso ka, pinagtatawanan ka, ginagaya yung lakad mo. So, diyan tayo lumalaban sa amon ng buhay ng panghusgan ng ibang tao. Ang poliomyelitis ay isang sakit dulot ng virus na sanhi ng pagkalumpo. Katulad ng sitwasyon ni Arman na hindi naging hadlang upang ituloy ang kanyang gusto. Ang maging atleta at maging inspirasyon sa napakaraming mga tao na ang kapansanan ay hindi balakid upang maging pursigido. Never ako susuko kasi sabi ko wala namang imposible at maging matatag lang ako para matupad lahat ng mga pangarap ko. Suportado ng pamilya, lalo na ng kanyang asawa, nakaagapay niya sa saya maging sa pagdurusa. Textmate lang po kami sa isang clan. Wow, ang sweet! Daming langgam dito. Kakaiba rin talaga pag ang pagmamahal ay ramdam. Mahal naman niya. Mamait niya ang asawa. Panabit niyo, manabarkana. Pinipili niya yung makakainilan niya. Marami ang nangutya sa kanilang mag-asawa, pero wapakels daw dahil sa isa't isa, edaman nila ang saya. Hayaan mo na lang yun. Hayaan mo na lang yung mamit mo. Simple lang naman ang pangarap ni Arman na napili. Bukod sa maging inspirational atleta, ay makita niya raw sana si Ivana Alawi. Hi Idol, Ivana Alawi. Number one idol kita. Sana makita kita ng personal. Oh Ivana, ayan. Oh, lumambitin na. Kakaiba naman talaga si Arman kung humanga. Marami mang naaaliw ay marami rin ang nag-uudyok sa kanyang tumigil. Tama na raw ang trip. Yan ang sigaw ng mga bungangang matabil. Sabi, ganyan ka na, pilay ka na, ba't ginagawa mo pa yan? So, ikaw yung buto-buto na naglalakad, nabaliktad, at marami pa na masasakit. So for me, hindi naman naka-ano yun. Tinuloy ko pa din. Di pa sisihin at di pa kakain sa pighati. Dahil ang kanyang ability ay stronger sa kanyang disability. Arman, kahit kailan ay di ka kulang. Sobra pa nga sa sapat ang abilidad mo sa kabila ng kapansanan. Di madali ang iyong pinagdaraanan pero patuloy kang bumabangon. Inspirasyon ka ng madlang Noypi at balang araw, aayon din sa iyo ang panahon. So ang payo ko sa inyo na huwag din papansinin yung ibang mapanguskan tao. Tuloy-tuloy lang tayo. Iba-iba man tayo ng mga talento. I-develop natin yan. Huwag tayong mahiyan lumabas. Bagkos maging maunawain tayo sa mga taong mapangusga. At tuloy lang ang laban. At huwag isipin yung mga sinasabi ng iba. Lalo na kung wala naman tayong tinatapakan. Ang pagkakaroon ng kapansanan ay habang buhay na dagok. Di madali ang humarap sa madla kung tiwala sa sarili na ang sinusubok.
Ngunit kahit ang buong mundo ay patuloy na humusga base sa kakulangan mo, sa huli, ang pinakaimportante ay ang pagtingin mo sa sarili mo.